Hi mga ka-loves! First of all, kung gusto nyo mag-take ng UPCAT, syempre, dapat malaman nyo muna yung date ng submission para sa application form number 1. In my case, yung batch namin, nag-start mag-receive ng application forms ang UP Office of Admission noong March 8, 2023. And the deadline was on April 15, 2023. Syempre, dahil Filipino tayo, nag-submit ako ng application form 2 days before the deadline. Buti na lang kamo, sinipag ako noong April 13. Kung tinamad pa ako, baka hindi na ako gumagawa ng vlog about UPCAT ngayon. Anyways, the submission day went like this. Ayan po, kuhanan po ng test admission dito sa UP Diliman para sa mga upcoming student na magusto mag-enroll dito, mag-e-exam. Bali, ayan po, no, may pinipilapan silang form para dun sa admission ng exam sa UPCAT dito po sa UP Diliman. Mabilis lang naman yung pagsasubmit ng application number 1 sa UP Diliman. Kasi dati, yung application form number 1 namin is through online. So, ang dinala lang namin na requirements nung nagpasa ako ng application form ko is yung printed copy ng confirmation email sent by UP Admission Office at saka yung school ID ko front and back. Kung hindi yung mismo student yung kukuha, kailangan ng authorization letter signed by the applicant ng student mismo at saka yung photocopy ng front and back ng representative's ID kung sino man yung kukuha. So, ganun yung naging process na pagpapasa namin ng application form number 1 nung UPCAT 2024. Dito tayo ngayon sa Office of Admission. Kalaw. Dito tayo pa. Tayo, pabalik. So, ayun. Pumunta kami dito sa National College of Public Administration and Governance sa mga University Avenue. Dito kami ngayon sa Kalaw. Ayun. Nagbo-vlog siya. Layo ng lakad, no? Nakapag-exercise ka. Layo talaga lakaran dito kaya may mga jeep na bumabiyahe po dito, no, na dati nag-exam ako UP Ikot pa eh. Ngayon hindi na UP Ikot yung nakalagay, parang Pinkowa UP. Diba, may mga tricycle na mga brother, mga mahal UP campus na lang ang nakalagay, no? Hindi na UP Ikot. Sa NC pag yun test venue ko. So we went there para pagdating ng UPCAT, alam ko na kung saan building ako magte-test. Ayun, bali, yung mga naliligaw ng mga examinees kanina sa UP, bali, meron pala sila mga staff doon, mga guard sa UP Diliman campus na para ihatid yung mga examiners, no? Mga examinees sa, yung mga mag-e-exam, no? Magtitake ng UPCAT. Pag alam nila naliligaw or malilate na, hinahatid nila doon sa mga designation na building kung saan sila mag-e-exam. Kaya salute po, no, sa UP Diliman campus. Bumabasa dito. Ano to, pangalan mo? Ako, pangalan. Buti. Kahit lalaki, nag-aaral ng maayos, no?
Ako, anim ang anak. Hindi, inaano ko po yan, tawag doon, na kahit pa paano na, matanong din kasi. So, medyo naano natin, naalalayan natin. Oo, yun nga naging anak yun. Tatlo ba? Puro CS. Ewan ko bang ngayon, bakit ngayon, pag, para bang magdadasal ka na lang na sana hindi CS eh, pag nanganak. Walang bukang bibig ang mga doktor ngayon, kundi, ay, sir, kailangan natin yung CS. Hindi ko alam kung style lang nila para magbayad ka ng malaki. O ano? Traffic dito sa UP. Mas mahal ko ang bayad kasi pag CS, halos times 3 mo. O, times 3. Traffic na po sa UP Diliman, no? Kasi entrance exam po ngayon, no? June 3, Sabado 2023. Anong pangalan ng ano? Building? National College of Public Administration and Government. National College of Public Administration Government. So, doon po ang destination, no? Ni Ethan Blur para sa kanyang exam, entrance exam dito sa UP Diliman, UPCAT kung tawagin nila. Ayan, nandito na po kami, no, sa NCPAG, National College of Public Administration and Governance. Break time kaya kayo pa kumain din. Ah, oh. Ayan po. Ayan po si Ethan Blur. Papila po, ayan o. Ayun si Ethan. Ayan po, lumingon. Kaway kaway ka. Ayan po. Ayun, bali 6:30 po yung call time nila, no. So siguro ayun pa yung mga pila, no, para sa registration siguro. Siguro mag-uumpisa niya mga 7 AM ang tapos daw po is maximum daw po sabi ng guard is 11:30 AM. Ayun, so bali ang procedure pala nila per 40 student kada isang room. So ganun na nga ang proseso nila dito. So 40 na examinee paakyatin para sa isang room sila, tapos next batch 40 ulit paakyatin isang room ulit. So ganun po ang proseso po rito sa UPCAT, no. Ayan po sila nasa labas. So kanina po hanggang dito lang pila, ngayon hanggang doon na po, no? Kasi nga po 6:30 AM yung call time, siguro 7 o 7:30 baka mag-start yung exam kasi may mga ano pa yan bago mag-start. Alam ko may mga parang i-orient pa sila kung paano yung procedure ng exam. Bali, may mga room pala na 80 examinees yung kasya at may mga room din na 40 examinees. So yun. So hindi pala sabay-sabay, no, sabi nung isang staff dito. So yung mga nauna na napinaakyat na mga 80 examinees o 40 examinees, siguro after ng pag-cut nila, mga bago siguro mag 30 minutes, pwede na raw mag-exam yung mga naunang umakyat. So, ayun. So, yung mga maagang dumating, may mga dumating daw rito, 4:30 AM, nandito na sila, no? Galing para Makati. Tapos meron niya, positive nga, no? Tama yung hinala natin, kaya traffic kanina, may mga taga Pampanga pa nga raw na galing Pampanga para yung iba. Kahapon pa raw nandito, tapos tumuloy na lang sa mga kamag-anak para hindi nga mali. Okay na, magpapasok na sila. Mandar na po yung pila. Thank you.
tapos na ako mag-UPCAT, guys. Kaso, hindi ko natapos yung ano, reading comprehension. Kaya, good luck na lang. Awit. Ito yung mga kasabayan ko mag-UPCAT. Tapos, ito yung building na NCPAG. Diyan ako nag-take ng test. So, yun. Tignan na lang natin kung anong result. Dito tayo sa labas ng National College of Public Administration and Governance kung saan tayo nag-take ng UPCAT test natin. At, ayun. Pabalik na nga tayo sa entrance ng university kasi imi-meet ko pa yung aking mga schoolmates. So, let's go! Dito nakatambay yung mga kapwa natin, UPCAT takers. Pero, hindi ako sure kung pasado. Malalaman pa natin sa October. So, ay September pala kasi. Kapag pumasa ka ng September, sa October, ipapasa mo na yung mga requirements katulad ng ano, grades from report card at saka grades 4137 magmula grade 8 hanggang grade 11. So, ayan. Ito yung ayan yung ano. Ito yung entrance ng NCPAG. Bali, dito ka papasok. Tapos, dun ang labas. Sa kabila. Bali, morning batch ako. May mga parating pa lang na pang afternoon. So, June 3. June 3 ngayon. Ayan. Sila yung mga bagong dating. Yung iba dito, pauwi na. So, yun. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter.